Manalangin tayo. Mabagi naming amang Diyos na sa amin ay nagmamahal, maraming salamat po sa biyayang nagbigay sa amin ng malwalhating pag-asa na makapasok sa iyong walang hanggang kaharian sa pamamagitan ng paghuhugas sa amin sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Jesus at sa pagliligtas sa amin ng walang anumang hinihinging gawa at sa pagturing sa amin bilang iyong mga anak. Sa mga oras na ito, nagpapasalamat po kami na mga tinubos, sa pagtitipon sa amin sa harapan ng Panginoon upang makapag-aral ng iyong salita at magkaroon ng fellowship. Pakiusap, samahan at gabayan mo po ng may sapat na biyaya ang lahat ng mga kapatid na hindi makakadalo sa lugar na ito, kundi ay makikinig online. Naniniwala po kami na palagi mong pinoprotektahan spiritually at physically ang lahat ng mga churches at mga kapatid na nag-iingat ng kanilang pananampalataya at nangangaral ng Ebanghelyo sa Korea at sa lahat ng dako ng mundo. Pakiusap, bigyan mo po sila ng higit pang biyaya at hawakan sila ng iyong mahabagin at makapangyarihang mga kamay upang walang sino man ang mahiwalay. Pagalingin mo din po nawa ang mga miyembrong may sakit at hawakan at gabayan ang mga nanghihina at dumadaan sa iba't ibang pagsubok. Panginoon na nagbibigay sa amin ng nararapat na salita, sa oras na ito, turuan mo po kami ng daan na dapat naming lakaran at ipaunawa sa amin ang mga salita na nais mong ipahayag at kung ano ang nararapat naming gawin. Pagkalooban mo rin po kami ng karunungan at tapang kung upang maunawaan ang iyong banal na kalooban at palakasin kami upang mabuhay kami para sa iyong kalooban at kaluwalhatian. Idinadalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen. Tignan po natin sa ating mga Biblia, Efeso chapter 6. Efeso chapter 6. Efeso chapter 6 verse 1 hanggang 4. Efeso chapter 6 verse 1 hanggang 4. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon, sapagkat ito'y matuwid. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may pangako, upang maging mabuti ang iyong kalagayan at ikaw ay mabuhay ng matagal sa ibabaw ng lupa. At mga ama, huwag ninyong ibunsod sa galit ang inyong mga anak, kundi akayin ninyo sila sa pagsasanay at pangaral ng Panginoon. Sinasabi nila na ang Mayo, ito ay ang buwan ng pamilya. May mga espesyal na araw kada taon kung saan maari nating pag-isipan ang mga bagay na hindi natin naiisip sa mga karaniwang araw at may mga pagdiriwang din. Ang Mayo ang pinakamagandang panahon tuwing spring na sinasabi nilang buwan ng pamilya. Kaya pag-isipan natin ng higit pa ang tungkol sa pamilya. Pag-isipan natin ang kahalagahan ng bawat isa at maglaan tayo ng panahon na pag-isipan ang tungkol sa pag-ibig at pagtulong sa bawat miyembro ng pamilya. Ito ay napakagandang bagay. Gayun din, ang mga kinakailangan sa ating Christian life, pag-isipan din natin. Sa Biblia, maraming katuruan ang tungkol sa Biblia ang sa pamilya. Kung ano ang dapat na ginagawa ng mga magulang,
ng mga anak, at ano yung dapat na gawin ng asawang lalaki sa kanyang asawa, Tama po ba? Kaya nga, ang May 5, ito ay yung Children's Day. Marahil ay ipinagdiriwang ito sa buong mundo. Ang May 8 naman, ito ay Parents' Day. At sa susunod na linggo, mayroon namang Teacher's Day. Ang kahalagahan ng mga bagay na ito ay hindi naman talaga natin napag-iisipan sa mga karaniwang araw. Sa pamumuhay Kristiyano, ang pamilya ay tiyak na mahalagang bagay. Ang buhay Kristiyano mula nang tayo ay maligtas ay ang simula ng tunay na Christian life, at ito ay dapat na magsimula sa pamilya. Siyempre, dahil may mga miyembro ng pamilya na hindi pa naliligtas, ang Christian life ay hindi madaling mangyari. Gayunman, may mahalagang bagay pa rin na dapat nating gawin bilang isang ligtas na pamilyang Kristiyano. Kaya ang Christian life ay nagsisimula ito sa pamilya. Sa pamilya nagsisimula ang Christian life. Doon sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso nang siya ay nasa kulungan doon sa Roma, sa huling bahagi ng chapter 6 ay isinulat niya partikular yung mga anak, mga ama, mga alipin. Ayon sa nabasa natin, nagsimula siya sa pagtawag sa kanila na mga anak, mga ama. Dahil mahalaga na maipaalala sa kanila ang kanilang responsibilidad. Ang normal na Christian life ay dapat na may maayos na family life at church life. May tao na maayos pagdating sa mga gawaing bahay. May iba naman na mas iniisip, pinapahalagahan, at inaalala yung pagkakaroon ng maayos na pamilya. Siyempre, ang lahat ng ito ay dapat talagang magawa ng mabuti. Subalit, may ilan, binabaliwala nila yung gawain sa church. Hindi gaya nung kung paano nila inaasikaso yung kanilang mga pamilya. Marahil, may ilan na ganito. Subalit, hindi naman marami. Siyempre, hindi ito tama. May mga bagay na dapat gawin sa bahay, at lalong mas maraming mahalagang bagay ang dapat gawin sa church. Subalit, may iba na napakasipag nila dun sa gawain sa church. Gayun may hindi naman sila gumagawa at binabaliwala ang mga gawain sa bahay. Hindi po ito katanggap-tanggap. Kaya, yung normal na Christian life ay balancing family life at church life or church work. Gaya ng nakasulat sa talata na binasa natin, mga anak, mga ama. Mga ama? Marahil ay pareho ito para sa ama at ina. Kahapon ay Parents' Day or Father's and Mother's Day. Pero sa katunayan, tinatawag lang itong Mother's Day noon. Subalit, naisip nila na baka malungkot naman yung mga tatay, kaya dinagdagan nila rin ito ng fathers. Sinasabi ng iba na araw-araw ay Father's Day. Yun yung sinasabi nila. Yung isang buong taon daw ay Father's Day. Sa tingin ko po ay hindi. Dahil kung ganun, Father's Day ang tawag natin sa lahat ng araw. Pero hindi. Tama ba? Sa tingin ko, naidagdag ito dahil baka ma-disappoint ang mga tatay. Kaya, anyway, may kanya-kanyang gawain ang mga tatay at nanay. Kaya yung ibabahagi ko sa inyo sa araw na ito
ay kung ano yung malinaw na sinasabi ng Biblia at kung ano yung dapat gawin ng mga anak sa kanilang mga magulang. Mga anak, mayroon pa ba sa ating mga bata o mga kabataan? Subalit kung buhay pa yung magulang ninyo, ay dapat ninyong pakinggang mabuti ang mga salitang ito. Kung meron namang iba sa atin na wala na yung magulang, o pareho na silang patay, o kaya naman ay wala ng kaugnayan sa kanila, ay dapat ninyong pag-isipan muli ito at magkaroon ng isipan na maging maayos ang relasyon sa Diyos, na higit na mataas sa inyong mga magulang. Ngayon, sinabi muna ng Diyos dun sa Efeso chapter 6 verse 1, sinabi niya muna ay mga anak. Tapos nun, sinundan na sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon sapagkat ito'y matuwid. Tama. Ito ay matuwid at siyang dapat nating gawin. Sundin ang inyong mga magulang sa Panginoon. Doon din sa Hebreo chapter 12 verse 9, bukod dito, tayo'y nagkaroon ng mga ama sa laman upang tayo'y disiplinahin at sila'y ating iginagalang. Hindi ba dapat na tayo'y lalong pasakop sa ama ng mga espiritu upang tayo'y mabuhay? May ama tayo sa laman at ama sa espiritu. Ang Diyos ay ama ng lahat ng mga espiritu. Kaya nang maligtas ka, hindi ba sinabi mo, Ama naming nasa langit? Kaya dapat ninyong sundin ang inyong mga magulang gaya ng pagsunod ninyo sa Diyos. At sundin ng Diyos gaya ng pagsunod ninyo sa inyong mga magulang. Ito ay salitang magkaugnay. Magkaugnay po ito. Kaya nga, ang igalang ang magulang ay ang tamang gawain ng isang anak. Ito ay upang masuklian natin ang kanilang kabutihan sa pagsilang, pagpapalaki, at pagtuturo sa atin. At ito ay napaka-normal na bagay. Kapag kayo ay may asawa na at nagkaroon na ng mga anak, maunawaan ninyo na hindi madali ang maging magulang. Ang mga magulang noon ay mas nagtusa kaysa sa mga magulang ngayon. Kaya yung Biblia, yung biyaya ng pagkapakanak sa inyo at pagpapalaki sa inyo ay talagang makalangit na biyaya. Huwag nating itong kakalimutan. Ito ay isang makalangit na biyaya. Doon sa Colossians. Colossians chapter 3 verse 20, sinabi nito, mga anak, sumunod kayo sa inyong mga magulang sa lahat ng mga bagay sapagkat ito'y nakakalugod sa Panginoon. Sinasabi ng Diyos, sa lahat ng mga bagay. Sabi rito, sumunod kayo sa inyong mga magulang sa lahat ng mga bagay. Ang sundin ng ating magulang sa Panginoon ay nakakapagpasaya sa Diyos. Ito rin ay isang mahalagang bagay sa ating Christian life. Huwag na huwag nating iisipin na pabigat ang mga matatanda na nating magulang. Dapat tayong magpasalamat na mayroon pa tayong pagkakataon na maging isang mabuting anak. Pero kung ang iniisip ng isang tao na dahil nahihirapan lang naman sila, mamatay na lang sana sila agad. O kung sinasabi nila sa kanilang magulang na maging malusog at mabuhay pa ng matagal, pero sa kanilang puso sinasabi nila, mamatay ka na sana agad. Kapag nalaman ng mga magulang ninyo na ganito ang iniisip ninyo, marahil ay hindi sila matutuwa. Hindi sila matutuwa. Gaano man kabuti ang pagtrato ng isang tao sa kanyang magulang, sigurado ay hindi nila iyon masusuklian kahit man lang 10%.
Huwag na huwag natin silang ituring na pabigat. Huwag nating ituring na pabigat yung mga magulang natin na matatanda na. Ngayon, ay tignan natin sa Kawikaan chapter 23, verse 22. Kawikaan chapter 23, verse 22. Kawikaan 23:22. Dinggin mo ang iyong ama na naging anak ka at huwag mong hamakin ang iyong ina kung siya'y matanda na. Tingin mo ang iyong ama na naging anak ka. Ibig sabihin, makinig kang mabuti sa lahat ng sasabihin niya. Dinggin, ibig sabihin ay sundin. At huwag mong hamakin ang iyong ina kapag siya'y matanda na. Kapag matanda na ang ina. Dahil hinahamak ng mga tao ang kanilang mga magulang kapag matanda na. Sa panahon ngayon, narinig ko sa matatanda na nagiging maayos lang ang pakikitungo sa kanila ng mga anak nila kapag may pera sila. Kapag kaarawan nila, binibilhan sila ng mga anak nila ng maraming regalo, binibisita tuwing New Year. Pero pag wala na silang pera, nagiging malamig na ang pakikitungo ng mga ito sa kanila. Ano kaya ang dahilan? Dahil umaasa sila na kapag wala na ang magulang nila ay mapupunta sa kanila ang mga ari-arian nito. Kaya iniisip ng ibang mga magulang na, wala na akong sapat na panahon. Dapat na akong magmadali. Ibibigay ko na ang pera ko sa mga anak ko. Ganito ang puso ng mga magulang. Nalulungkot sila kapag wala na silang maibigay sa kanila. Gustuhin man nila ito. Kaya ibinibigay nila ang lahat ng nasa kanila. Kaya mabuti na suklian sila. Subalit, iniisip ng iba na pabaya sila. Na may iba pa silang magagawa. Minsan, naririnig ko sa matatanda na kunin mo na lahat ng kailangan mo. Pakiramdam nila ay pinagtaksilan sila ng mga anak nila kapag malamig na yung pakikitungo ng mga ito sa kanila. Yung magulang na nagsilang sa kanila, nagpalaki at nagpaaral, subalit umaasta ang mga anak nila na lumaki silang mag-isa. Kaya hindi lang nadidepress yung matatanda, kundi minsan nagpapakamatay din. Napakalungkot na kwento ito. Kaya huwag ninyo itong gagawin. Sa chapter 24, sinabi, ang ama ng matuwid ay lubos na sasaya, at ang nagkaroon ng matalinong anak ay magagalak sa kanya. Hayaang ang ama at ang ina ay sumaya at siyang nagsilang sa iyo ay lumigaya. Pinipigyan din dito ang mga magulang. Ang ama ng matuwid ay lubos na sasaya. Ang ama ng matuwid ay lubos na sasaya. Ang Kristiyano ay nagagalak na ang kanilang anak ay marangal. Ngunit ang tao sa sanlibutan ay nagagalak na ang kanilang mga anak ay matagumpay physically. Lubos ang kagalakan ng mga Kristiyano kapag yung mga anak nila ay namumuhay ng matuwid ayon sa kalooban ng Diyos pagkatapos na matanggap yung kaligtasan. Hindi maliit, kundi malaking kagalakan. Wala nang hihigit pa rito. Ganito kahalaga yung pagkakaroon ng anak, pagpapalaki, at pagtuturo sa kanila. Sabi rito, at ang nagkaroon ng matalinong anak ay magagalak sa kanya. Gayon din sa mga anak. Siya ang anak na namumuhay ng maayos na Christian life ayon sa kalooban ng Diyos.
ay nagagalak sa Kanya. Napakahalaga na pasayahin ang mga magulang sa pamagitan ng paggawa sa kanila ng mabuti. Ngunit ang makita ang iyong mga anak na namumuhay sa kanilang pananampalataya at nabubuhay ayon sa kalooban ng Diyos para sa magulang, ito ay sulit at walang katumbas na kaligayahan. Tinawag ni Apostol Juan ang mga ligtas na banal, mga muntikong anak. Sinasabi niya ito sa una, ikalawa at ikatlong Juan. Bagamat siya ang pinakabata sa mga alagad ni Jesus. Sinabi rin ni Pablo na iniibig niya ang mga ligtas na parang kanyang mga anak. Wala nang higit pang kagalakan sa ganang akin na gaya nito na marinig na ang aking mga anak ay lumalakad sa katotohanan. Sinabi yan ni Juan na wala nang higit pang kagalakan. Sinabi niya yan sa ikatlong Juan 1:4. Hayaan ang iyong ama at ina ay sumaya at siyang nagsilang sa iyo ay lumigaya. Hayaan ang magulang ay sumaya at ang ina na nagsilang sa iyo ay lumigaya. Hayaan mo siyang lumigaya. Natural lang ito. Ngayon, pag-isipan natin kung ginagawa ba natin ito o hindi. Tignan din natin sa Kawikaan, chapter 15. Kawikaan, chapter 15. Kawikaan, chapter 15, verse 20. Ang matalinong anak ay nagpapasaya ng ama, ngunit hinahamak ng taong hangal ang kanyang ina. Ang matalinong anak ay nagpapasaya ng ama. Ibig sabihin, hindi lang ang ama, kundi pati ang ina. Ngunit hinahamak ng taong hangal ang kanyang ina. Kapag matanda na ang magulang, hindi na nakakalakad ng maayos at pag may Alzheimer's disease na. Kung pababayaan ninyo sila, ito ay paghamak. May mga tao na maayos na nagsisilbi sa mga magulang hanggang sa sila ay mamatay. Ngunit mayroon namang humahamak at masama ang pakikitungo sa mga magulang. Hindi ito dapat gawin ng mga Kristiyano. Doon sa Efeso chapter 6 verse 1, mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon sapagkat ito'y matuwid. Ang salitang sa Panginoon ay nangangahulugang siya ang kukontrol. Kapag sa labas ng Panginoon, ibig sabihin ay hindi ito ayon sa salita, ay dapat huwag nating itong sundin. Sa Panginoon, ang magulang ang nagsilang, nagpalaki, at aakay sa mga anak patungo sa Diyos upang luwalhatiin ang kalooban ng Diyos. Dapat na igalang at paglingkuran ng anak ang mga magulang dahil ito ay kalooban at kagalakan ng Diyos. Ngunit, hindi maaaring paglingkuran ng anak ang kanyang magulang nang taliwas sa kalooban ng Diyos. Hindi niya maaaring mahalin ang kanyang mga magulang nang higit sa Diyos. Kagaya halimbawa, kapag inuutusan ng magulang ang anak na gawin ang isang bagay na hindi ayon sa salita ng Diyos, huwag niya itong gagawin. Huwag niya itong gagawin. Dapat sundin ng anak ang magulang sa lahat ng bagay. Oo, sa lahat ng bagay sa Panginoon, sa salita. Kapag sinabi ng magulang na huwag kang maniwala sa Diyos, huwag ninyo silang susundin. Kapag pinipilit nila kayo sa relihiyon nila at pinaluluhod sa lahat ng mga Diyos-Diyosan, huwag ninyo iyong susundin. Bakit? Dahil may Diyos na masigit kaysa sa mga magulang. Sinasabi ni Jesus, ang umiibig sa ama o sa ina ng higit kaysa akin ay hindi karapat-dapat sa akin.
Iniibig natin ang ating mga magulang, subalit huwag natin silang iibigin ng higit sa Panginoon. Huwag nating ibigin ang magulang ng higit sa Diyos. Kaya kung malayo sa salita ng Diyos, hindi natin magagawang ibigin ang ating magulang. Sinabi ng Biblia, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon sapagkat ito'y matuwid. Sa mga masunurin sa kanilang mga magulang, may pagpapalang ipinangako ang Diyos. Igalang mo ang iyong ama at ina, ito ang unang utos na may pangako. Ito ang sinabi ng Biblia. Yung panglimang utos ay ang unang utos na may pangako sa sampung utos na nasa Exodo chapter 20, kung saan apat na bagay ay patungkol sa Diyos at ang anim naman ay sa tao. Sa anim na patungkol sa tao, may limang bagay na huwag dapat gawin at isa na dapat gawin. Ito ay ang igalang ang magulang. Ang iba ay huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magiging sinungaling na saksi at huwag kang mag-iimbot. Dahil ito'y masasama, kaya hindi dapat gawin. Ang mabuting bagay ang dapat gawin. By the way, doon sa mga utos tungkol sa tao, ang una ay igalang mo ang iyong ama at ina. Ito yung pagkakasunod-sunod ng kautusan. Yung pangsampu ay huwag kang mag-imbot o mag-iimbot. Ang pagsaksi sa kasinungalingan ay mas malaking kasalanan kaysa pag-iimbot. Ang pagnanakaw ay mas malaking kasalanan kaysa pagsaksi sa kasinungalingan. At yung pangangalunya ay mas malaking kasalanan kaysa pagnanakaw. Ang pagpatay ay mas malaking kasalanan kaysa pangangalunya. Ang hindi paggalang sa magulang ay mas malaking kasalanan kaysa pagpatay. Kahit na sinasabing igalang mo ang iyong ama at ina, subalit hindi sumusunod, ito ay malaking kasalanan. Kaya ito yung unang utos. Ito yung unang utos na may pangako ang Diyos. Ano yung pangako? Ito yung pagpapala ng Diyos. Ito yung unang utos na may pangako. Ang pangakong ito ay pangako ng Diyos upang maging mabuti ang iyong kalagayan at ikaw ay mabuhay ng matagal sa ibabaw ng lupa. Sino mang gumagalang sa kanilang magulang sa mundo'y naghagawa ang kanilang gawain ng maayos. At nagiging maayos yung kanilang kalusugan. Nabubuhay sila ng matagal dahil maayos ang kanilang kalusugan. Ang pagpapalang ito'y ipinangako. Ang paraan upang matanggap ang pagpapalang ito'y igalang ang magulang. Iniingatan ng Diyos ang kanyang pangako. Ngunit, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Ito yung pangako ng Diyos. At ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina upang ang iyong mga araw ay humaba sa lupaing ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina upang maging mabuti ang iyong kalagayan at ikaw ay mabuhay ng matagal. Isang pagpapala rin ang Diyos ang mabuhay ng matagal sa katawan, subalit minsan bagamat ang iba'y namumuhay ng maayos, kaagad silang kinukuha ng Diyos. Doon sa Awit chapter 21 verse 4, sabi, siya'y humingi sa iyo ng buhay, sa kanya'y iyong ibinigay, haba ng mga araw magpakailanman. Ang buhay na ibinigay ng Diyos ay haba ng araw magpakailanman, ito yung buhay na walang hanggan. Kaya upang maging mabuti ang iyong kalagayan at ikaw ay mabuhay ng matagal sa ibabaw ng Diyos, ito yung walang hanggang pangako ng Diyos. Kaya kapag nakakakita ko ng taong ginagalang ang kanyang magulang ng mabuti, ginagalang ko rin ang sobra yung taong ito. Wala sa mga gumagalang sa kanilang magulang ang masama. Karamihan sa kanila ay mga dakilang tao.
Ang mga gumagalang sa kanilang magulang ng mabuti ay pagpapalain. Ito yung dapat nating pag-isipan. May mga brothers and sisters tayo na ginagalang ang kanilang magulang ng mabuti. May ilang sisters naman na ginagalang nila yung kanilang biyanang babae ng mabuti. Ginagalang ko ito kapag nakikita ko sila. Ang mga magulang na nagsilang sa atin at yung mga biyanan ay parehas na magulang. Ang Diyos ay nagagalak at pinagpapala ang sino mang gumagalang sa magulang nila ng mabuti. Dahil ito ay ipinangako ng Diyos. Sa kabilang banda, kung hindi ninyo iginagalang ang inyong magulang, huwag na kayong umasa ng pagpapala ng Diyos. Subalit, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Mayroong pagpapala kung susunod sa salita ng Diyos. Subalit kung hindi ninyo susundin ang salita ng Diyos, iba ang matatanggap ninyo sa halip na pagpapala. Napakahalagang bagay nito. Napakahalagang bagay nito. Kaya nga, mahalaga na maging maayos ang relasyon ng anak sa magulang. Yung pagsuway sa magulang ay isang seryosong kasalanan. Kagaya ng nabanggit ko kanina, yung hindi paggalang sa magulang ay mas mabigat kaysa sa pagpatay at pangangalo niya. Dahil ito yung unang utos na ibinigay ng Diyos para sa tao, yung patungkol sa tao. Sa Exodo 21:17, ang magmura sa kanyang ama o sa kanyang ina ay papatayin. Nakakatakot ang salitang ito. Nakakasakot. Ang magmura sa kanyang ama o sa kanyang ina ay papatayin. At doon sa Deuteronomio chapter 27 verse 16, sumpain ang sumisira ng papuri sa ng kanyang ama at ng kanyang ina at ang buong bayan ay magsasabing amin. Amin. Ito'y isang mahigpit na utos. Ang utos na ito'y hindi nagbabago hanggang ngayon. Hindi ito nagbabago hanggang ngayon. Doon sa Kawikaan chapter 30 verse 17. Kawikaan chapter 30 verse 17 sabi, ang mata na tumutuya sa kanyang ama at tumahamak ng pagsunod sa kanyang ina ay tutukain ng mga uwak sa libis at kakainin ng mga buitre. Nakakatakot din ang mga salitang ito. Ang mata na tumutuya sa kanyang ama at tumahamak ng pagsunod sa kanyang ina ay tutukain ng mga uwak sa libis at kakainin ng mga buitre. Anong kahulugan nito? Ang taong ito ay hindi karapat-dapat mabuhay. May mga salitang nakakatakot sa Biblia. Dapat nating malaman kung gaano kalaking kasalanan ang hindi paggalang sa magulang. Iniiwan ng hayop ang ina nito pag lumaki na. Hindi na ito bumabalik. Subalit iba sa tao. Iginagalang ng tao ang magulang nito na nagsilang sa kanya at nagpalaki. Kaya, yung mga anak na hindi iginagalang ang magulang, ay sinasabing katulad lamang sila ng mga hayop. Ang mga anak na hindi gumagalang sa mga magulang ay katulad lamang ng hayop. Kaya nga dun sa Mateo chapter 15 verse 4 hanggang 6, sapagkat sinabi ng Diyos, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina at ang magsalita ng masama sa ama at sa ina ay dapat mamatay. Ngunit sinasabi ninyo na sino mang magsabi sa kanyang ama o sa kanyang ina, anumang
pakikinabangin mo mula sa akin ay ipagkakaloob ko sa Diyos. Ang taong iyon ay hindi kailangang gumalang pa sa kanyang ama, kaya walang saysay niya ang salita ng Diyos dahil sa inyong tradisyon. Isang pagkukunwari ang maglingkod sa Diyos kung hindi ginagalang ang magulang. Ibinigay ko na sa Diyos, kaya hindi ko na ibibigay sa magulang ko. Nasaan ang mga salitang ito? Doon sa 2 Timoteo chapter 3 verse 1 hanggang 2, maraming masasamang bagay ang nasa huling bahaging nito. Ngunit unawain mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng kapigatian. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayabang, mga mapagmalaki, mapanlait, suwail sa mga magulang, walang utang na loob, walang kabanalan. Ang mga maibigin sa sarili at maibigin sa salapi sa lahat ng kasalanan at sa ay ang pagtitiwala na ang pera ang makakapagpasaya at makakapagprotekta sa kanila. At isa sa mga kasalanang ito ay ang tao'y magiging suwail sa mga magulang. Sa panahon ngayon, iniisip ng maraming tao na ang paggawa ng mabuti sa magulang ay makaluma na. Iniisip nilang ito'y kakaiba. Sa ngayon, parang uso na lang na hindi igalang ang magulang. Iniisip nila na kaya na ito ng kanilang magulang, na dapat ba silang paglingkuran ng mabuti? Nagiging pabaya sila sa kanilang mga magulang. Uso na ang ganito. Ito yung uso na masama. Tinatanggihan ng tao ang kanyang magulang, sila'y mararahas, ibinibenta ang kanilang konsensya at iniibig ang makamundong kasiyahan kaysa ang Diyos. Sinasabi sa Biblia kay Timoteo na lumayo ka sa ganitong tao. Ito ang huling kasalanan. Huwag natin itong tularan. At sa katapusan ng panahon, magiging makasarili ang mga tao. Matagal na panahon na ang nakalipas, kapag tumatanda na ang mga magulang, dinadala nila sa kuweba sa bundok gamit yung isang pasan, yung parang pasan na pinaghahandaan sila ng pagkain. Bakit? Ginagawa ito para hayaang mamatay ang magulang sa loob ng kuweba. Ibig sabihin, gusto nilang mamatay na agad ang kanilang magulang. Kaya isang araw, binuhat ng isang lalaki ang matanda, yung matanda na niyang nanay gamit yung kagamitan na pangpasan papuntang bundok. Noong mga panahon na iyon, siya ay mayroong isang anak na lalaki. Kaya sinama niya ito at kanyang sinabi, "Halika, dalhin natin ang lola mo doon sa bundok para mamuhay doon." At wala nang nagawang anuman yung matanda. Kaya dinala niya yung kanyang ina sa bundok at ibinigay na yung naihanda ng pagkain. Ibig sabihin ay gusto niya talagang mamatay na ang kanyang ina doon sa lugar na iyon. At nung pabalik na yung mag-ama sa kanilang bahay, sinabi ng anak, "Tay, Dapat dalhin natin yung gamit na pangpasan." Sumagot yung tatay, "Hindi na natin kailangan niyan, anak." Ngunit sabi ng anak, "Hindi tay, dapat nating dalhin." Tinanong ng tatay, "Bakit? Bakit?" Sumagot yung anak. Sabi ng anak, "Kapag tumanda ka na, dadalhin din kita dito, di ba? Kaya kailangan ko rin ito. Kailangan ko rin itong pangpasan na ito." Sa pagkakataong ito ay nagulat ang tatay. Kaya dali-dali niyang binuhat ang kanyang ina mula sa bundok pa uwi. Hindi ko po alam kung totoo ang kwentong ito o hindi. Gayunpaman ay mayroon talagang ganitong kwento. Kaya nga dun sa mga awit, 127 verse 3, narito ang mga anak
ay pamana sa Panginoong nagmula. Ang bunga ng sinapupunan ay isang gantimpala. Sinasabi ng Biblia na ang mga anak ay pamana sa Panginoong nagmula. Ang kahulugan ng pamana ay napakahalaga. Kayamanan lang ba ang may tuturing na pamana? Hindi. Ang mga anak ay pamana mula sa Panginoon. Kaya nga, sila ay napakahalaga. Dahil ba ipinanganak at pinalaki ng magulang ang kanilang mga anak ay pagmamay-ari na sila? Ang kanilang mga anak ba ay kanila? Kahit na sila ang nagsilang, masasabi ba nilang sila ang gumawa? Sa mga awit 139 verse 14, ako'y magpapasalamat sa iyo sapagkat ang pagkakagawa sa akin ay kakilakilabot at kamangha-mangha. Ang iyong mga gawa ay kahanga-hanga, ang iyon ay nalalamang mabuti ng aking kaluluwa. Doon din sa Job chapter 31 verse 15, sinabi, hindi ba siya na lumalang sa akin sa bahay bata ang sa kanya'y lumalang? Hindi ba iisa ang humugis sa akin sa sinapupunan? Kaya bang likain ang magulang ang anak nila? Hiniram lang natin ang sinapupunan ng nanay sa sandaling panahon. Ang ating anak ay napakahalaga na nilikha ng Diyos para sa kanyang plano at walang hanggang layunin. Sila ay napakahalagang mga anak na hinihingi ng Diyos ng ating paggalang o pangangalaga. Dapat ganito tayo mag-isip. Dahil ba tayo ang nagsilang at nagpalaki sa kanila ay may karapatan na tayong kontrolin sila alinsunod sa ating sariling kalooban? Ayos lang ba na pilitin natin silang abutin ang pangarap na hindi natin naabot noon? Ayos lang ba na ipilit natin yung maling pagnanais sa pamagitan ng inyong mga anak? Ito ay kasalanan. Huwag natin gawin ang ganito. Hindi naman talaga madaling maging magulang. Ang mga anak ay binigay sa ating mga Kristiyano upang palakihin sila, kaya mayroon tayong malaking responsibilidad para sa kanila. Bagaman tayo ang nagsilang sa kanila, hindi natin pwedeng sabihin pagmamay-ari natin sila. Huwag po, sila ay sa Diyos. Sila ay napakahalagang mga tao na hinihingi ng Diyos na ingatan natin. Ipinagkatiwala niya sila sa atin. Huwag nating isipin na subukang abutin ang sarili nating mga pagnanais at maling layunin sa pamagitan nila. Doon sa Lucas 2:48 at sa kasunod na mga verses, mayroong kwentong naisulat sa Biblia patungkol sa pagkabata ni Jesus. Nang siya'y 12 taong gulang, ay umahon sila nina Jose at Maria patungo sa Jerusalem ng kapistahan. Sila ay umahon sa Jerusalem para ipangilin ang araw ng Paskwa at sila ay bumalik. Pagkatapos ng isang araw ng paglalakbay, pabalik na sa kanilang bahay, hindi na nila matagpuan si Jesus. Honey, hindi ba sumusunod siya sa iyo? Hindi, akala ko nga sa iyo siya sumusunod. At malaking problema ang dumating sa kanila. Kapag babasahin natin ang bahaging ito, marahil ay hindi sila sabay naglakad ng mag-asawa. Hiwalay silang umuwi. Ngayon din ay maraming mga kamag-anak sila na sinundan at kasama nila. Kaya't bumalik sila muli sa Jerusalem upang hanapin siya. Sinubukan nilang hanapin siya ng maigi doon at sa kaulihan, pagkalipas ng 3 araw na paghahanap sa Jerusalem, natagpuan nila siya sa templo. Nandun siya sa templo na makita niya yung mga pari, eskriba at mga guro ay nakapalibot sa kanya. At si Jesus ay 12 taong gulang at itinuturo sa kanila yung salita ng Diyos. Naririnig niya ang kanilang mga salita at tumugon. At tinuruan niya sila. Kaya nga nang makita siya ng mga matatandang guro, sila ay nagulat. Saan ang galing ang kababalaghang ito? At si Maria ay umupo at nakinig at siya ay namangha. Anak, ang inyong ama at ako ay naghahanap sa iyo sa loob ng 3 araw. Bakit ka nandito? Sumagot si Jesus.
Bakit ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo nalalaman na dapat ako'y nasa bahay ng aking ama? Ako'y dapat nasa bahay ng aking ama. Ito'y napaka-espesyal na salita. Ano yung kahulugan ng bahay ng aking ama? Ito ay ang templo. Siyempre, ang templo ay modelo ng sa ngayon ng walang hanggang templo. Templong walang hanggan kung saan tumatahan ang Diyos. Gayunpaman, mula pa sa simula, si Jesus talaga ay iba kumpara sa mga tao. Hiniram niya ang sinapupunan ni Maria at ang pamilya ni Jose sa loob ng 30 taon, ngunit siya ay anak ng Diyos. Hindi ba ninyo nalalaman na dapat na nasa bahay ako ng aking ama? Hindi ito mapagtanto ng kanyang mga magulang. Ngunit, iningatan ng kanyang ina ang mga bagay na ito sa kanyang puso. Ngayon, saglit nating pag-isipan ito, ano nga ba ang nais ng Diyos na maging mga anak natin? Ano ang nais mong magawa ng anak mo? Doon sa mga awit, chapter 84, verse 10, sapagkat ang isang araw sa iyong mga bulwagan ay mabuti kaysa isang libon saan man. Nanaisin ko pang maging tanod sa pintuan sa bahay ng aking Diyos kaysa tumahan sa mga tolda ng kasamaan. Mas nanaisin ko pang maging tanod sa pintuan sa bahay ng aking Panginoon. Kapag ang iyong mga anak ay matagumpay sa sanlibutan, politikal, ekonomikal, sikat na scientist o artista, matagumpay, ginagalang mga tao, marangya, mataas, magugustuhan ng magulang niya ito. Ganito ba ang gusto ninyo sa inyong mga anak? Gusto ninyong nasa palasyo kayo? Yung mga ilang taon kayo sa palasyo? Mas mainam kung magiging tanod sila sa pintuan sa bahay ng Diyos kaysa tumahan sa tolda ng kasamaan. Kaya minsan, sinasabihan ko po kayo na kapag pinalalaki ninyo yung inyong mga anak, huwag po ninyong gawin silang mga espesyal. Dapat gawin ninyo silang Kristiyano. Kristiyano, kailangan nating magpalaki ng isang ligtas na Kristiyano. At gawin ang mga taong handang bigyang lugod ang Diyos ayon sa kanyang kalooban. Kaya nga, dapat ninyong ibigay ang inyong mga anak sa Diyos. Dahil tinanggap ninyo ang inyong anak mula sa Diyos, dapat ninyong ibigay sila sa Diyos. Sa unang Samuel chapter 1 verse 11, ang nanay ni Samuel na si Ana ay walang anak noon, kaya taimtim siyang nanalangin sa Diyos. Handa siyang ibigay ang kanyang buong buhay. Narinig ng Diyos ang kanyang panalangin at ibinigay ito sa kanya. Kaya doon sa unang Samuel chapter 1 verse 27 hanggang 24, dahil sa batang ito ako ay nanalangin, kaya ipinahiram ko siya sa Panginoon habang siya ay nabubuhay, siya ay ipinahiram sa Panginoon. At doon ay sumamba siya sa Panginoon. Pagkapanganak pa lang kay Samuel, siya'y tinalaga na ng Diyos para maglingkod sa kaban ng paring si Eli. Hindi ba't noon siyang bata pa ay natutulog siya sa harapan ng kaban at siya'y naging propeta ng Israel, naglingkod sa Diyos sa lahat ng kanyang buhay. Dakilang propeta si Samuel. Sinabi ng kanyang nanay, ang Diyos ang nagbigay ng kanyang anak, kaya nga ibinibigay niya ang bata sa Diyos, kanyang buong buhay. Hindi ba't normal lamang iyon? Hindi ito special na bagay, normal lang ito. Paano mo maisasagawa ito? Kung ikaw ay pupunta sa harapan ng Diyos, tatanungin ka ng Diyos. Kapag tatanungin ka ng Panginoon, anong ginawa mo sa anak mo na ipinagkatiwala ko sa iyo? In-evangelize mo ba ang anak mo? Paano mo pinalaki ang mga anak mo kung naligtas na sila? Pinalaki mo ba yung mga anak mo bilang mga manggagawa ng Diyos? Namumuhay alinsunod sa kalooban ng Diyos? O sa pamagitan ng anak mo, ay gumagawa ka ba ng kahanga-hangang o mga kahangalan para sa iyong sariling ideya at pamamaraan? Marahil ay tatanungin ka ng Panginoon. Kailangan mong pag-isipan iyon.
Sa totoo lang, hindi ako naiinggit sa anumang pagiging tanyag sa sanlibutan. Bakit? Kasi sinasabi, sapagkat ang lahat ng laman ay gaya ng damo, at ang lahat ng kaluwalhatian nito ay gaya ng bulaklak ng damo. Ang damo'y natutuyo, at ang bulaklak ay nalalanta. Tunay na ang tao ay damo. Pagkaraan lang ng ilang mga sandali, ang mga bulaklak ay natutuyo. Ganun din yung tagumpay sa sanlibutan, yung kasikatan, yung mararangyang bagay. Ito'y mabubulok at maglalaho. Subalit ang salita ng Panginoon ay nananatili magpakailanman sa mga naligtas sa pamagitan ng salita ng Panginoon at sa mga gumagawa ng kalooban ng Diyos. Ang sanlibutan at ang pagnanasa nito ay lumilipas, ngunit ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananatili magpakailanman. Tanging ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ang nananatili magpakailanman. Huwag ninyong dalhin ang inyong mga anak sa masasamang lugar. Higit na mabuti ang maging bantay-pinto sa bahay ng Diyos kaysa sa lugar na iyon. Ito yung talagang seryosong problema, kung gaano kahalaga ang magkaroon ng mga anak at palakihin sila. Ito'y gayon din kalaking responsibilidad na nakaakibat sa inyo. Hindi iyon madali. Kaya nga doon sa Efeso chapter 6 verse 4, at mga ama, huwag ninyong ibunsod sa galit ang inyong mga anak, kundi akayin ninyo sila sa pagsasanay at pangaral ng Panginoon. Huwag ninyong ibunsod sa galit ang inyong mga anak, kundi akayin ninyo sila sa pagsasanay. Sa Colossians 3:21, mga ama, huwag ninyong ibunsod sa galit ang inyong mga anak, baka manghina ang loob nila. Baka manghina yung loob nila, kaya nga, huwag ninyong ibunsod sa galit ang inyong mga anak. Dahil sa hindi magandang mood, minsan, nasisigawan sila. Minsan, papaluin sila. Siyempre, ang pagsabihan sila dahil sa nakagawa sila ng mali, ay tama iyon. Ngunit huwag ninyo itong gagawin dahil lamang sa inyong emosyon, dahil sa galit kayo. O kaya masama ang inyong mood. Ang mga bata ay wala pang muwang at marurupok. Yung masasakit na salita ay maaring masaktan yung kanilang mga puso, o kung hindi tayo maingat, maari mo silang maakay sa baluktot na paraan. Maari ninyo silang madala sa maling daan. Ano mang gawin ninyo sa kanila ay maaring magdulot ng malaking impluwensya sa kanilang pagkatao na maaring makaapekto sa kanilang buong buhay. Ngunit madalas, hindi na natin naiisip o hindi na naiisip ng mga magulang ang epektong ito. Kaya kung pagagalitan ninyo ang inyong mga anak, huwag kayong masyadong istrikto o labis na magpapakita ng inyong otoridad o emosyon o magpakita ng galit na ibinubuhos ang galit sa kanila gaya ng pagsigaw at pagpalo. Huwag niyo po itong gagawin. May lima po akong kapatid na babae. Ibabahagi ko lang po ito, yung tungkol sa aking mga kapatid. Mayroon po akong limang kapatid na babae . Nagkaanak ng limang babae ang mga magulang ko. Pero wala silang lalaking anak, kaya nanalangin sila para sa anak na lalaki. Kaya pumunta sa templo yung nanay ko, pero doon siya nagpunta para manalangin. At ipinangalangin niya na magkaroon siya ng anak na lalaki at naipanganak ako. Kaya ganun na lamang ang pag-aalaga sa akin ng mga kapatid ko, hanggang sa punto na minsan hindi nila ako hinahayaang maglakad mag-isa dahil lagi nila akong kinakarga. Ngunit sa naalala ko sa nanay namin, lagi niya akong napapalo.
Siyempre po, maraming beses akong gumagawa ng mali, kaya maraming beses akong napapalo ni nanay. Sobra niya akong mahal na nagre-resulta sa labis sa pagpapalo. Tandang-tanda ko pa, sinabit niya yung isang stick sa pader na ganito yung kahaba. Hindi niya ito sinabit sa mababa kasi kukunin ko yun, babaliin. Tapos itatapon ko yun. Kaya sa pader na iyon niya inilagay. Kapag may ginagawa akong mali, tahimik lang siya. Tinitignan niya lang ako ng ilang beses, saka titignan ang pamalo. Ibig sabihin nun, anak, tandaan mo, kapag may ginawa kang mali, ay mapapalo ka. Hindi niya ako pinapalo agad. Tinatandaan niya lang tuwing may mali akong nagagawa. Natatandaan niya yung mabuti. Sa oras na kinuha na niya yung pamalo, talagang papaluin niya ako. Tapos, iisa-isahin niya lahat ng ginawa ko. Ni hindi ko magawang magsalita. Parang sinasabi niya na dahil gumawa ka ng mali, kaya dapat kang paluin. Tinatanggap ko ang lahat ng iyon. Mahal niya ako. At nagmamalasakit siya sa akin. Kaya sa tuwing sasapit ang Mother's Day, naaalala ko po siya. Nung bata pa ako, tumatakas kami mula sa digmaan at umuwi sa bahay. Wala kaming makain nun. Walang materhan at napakahirap. Nung nasa grade 5 ako, nagsimula akong kumita ng pera. Ako ang nagbabayad para sa aking middle school, high school, pati dun sa seminaryo. Nakatira ako sa amin hanggang sa ako ay mag 18 years old. Mula 18, pumunta ako sa Daegu para mag-aral at nag-aral ulit ng Biblia sa loob ng 4 na taon. Kristiyano na ako mula sa pagkabata at namuhay sa pananampalataya kasama ng mga magulang ko. Bago ako magtapos sa seminaryo, naligtas ako at umalis ako upang ipangaral ang ebanghelyo sa loob ng 4 na taon. Kaya, hindi alam ng mga kapitbahay namin kung may anak ang mga magulang ko. Bakit? Dahil umuwi ako ng hating gabi at umaalis naman ng madaling araw. At nagpatuloy akong mag-evangelize. Maging pagtapos kong mapangasawa, patuloy akong nangaral at nangasiwa sa isang church. Kaya hindi ko naalagaan ng mabuti ang magulang ko hanggang sa sila ay namatay. Siyempre po, naipangaral ko ang ebanghelyo sa kanila kaya pareho silang naligtas. Dahil lahat kami ay mga born again Christian, hindi nila ako sinasaway at hindi sila nagre-reklamo sa naging buhay ko. Bakit? Dahil nagagalak sila at masaya na ang anak nila ay namumuhay sa pananampalataya at nag-evangelize ng husto. Alam ko po iyon. Ako rin ay napakasaya. Kung hindi sila ganoon, maaring naging napakahirap ng buhay ko. Hindi ko pinagsisisihan ang buhay ko sapagkat subalit nalulungkot ako para sa mga magulang ko. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sumunod sila sa kanya. Iniwan nila ang lahat, pati ang kanilang mga magulang. Sinabi ng Biblia na may taong tatalikod sa kanilang mga magulang, bahay at bayan para kay Kristo at sa kanyang ebanghelyo. Dahil kung hindi nila iyon tatalikuran, ay walang mangyayari. Ngunit maging hanggang ngayon, kapag naalala ko ang buhay ko noon, naiyak po talaga ako at naawa sa mga magulang ko. Sobra po talaga. Kung kasama ko po sila ngayon, paglilingkuran ko sila ng husto at mas mabuti. Pinag-iisipan ko talaga ang tungkol dito. Ang tungkulin ng mga anak sa kanilang mga magulang ay napakalaki at napakahalaga. Para sa mga magulang na nagsilang at nagpalaki sa atin, kaya ang maging mabuti sa Diyos ngunit masama sa inyong mga magulang ay hindi tama na pananaw ng Diyos. Dapat tayong maging mabuti sa Diyos at sa inyong mga magulang.
Napakahalaga ng papel na ginagampanan ng mga magulang sa kanilang mga anak. Bakit? Dahil may bukas na haharapin ang inyong mga anak at ito ay para sa Diyos. Sila ay nilikha para sa kalwalhatian ng Diyos. Ito ay buhay na ipinagkatiwala sa mga magulang. Pasa ng mga magulang yung malaking responsibilidad na palakihin ng maayos ang buhay na ipinagkatiwala sa kanila. Dapat nilang palakihin at turuan ng tama ang kanilang mga anak. Dapat din ninyong ituro ang Biblia. Yung ina ni Moises, si Jochebed, ay maaring patuloy na sinasabi kay Moises mula pagkabata na ikaw ay mula sa pinili ng Diyos na Israelita. Sa gayon, ang mga alaalang naririnig niya mula sa kanyang ina ay nanatili sa kanya, kaya't alam niya na siya ay isang Hebreo. Kaya't nang makita niya yung kanyang kapatid na namumuhay bilang alipin sa Ehipto, habang siya naman ay masagana sa palasyo ng Ehipto, iniisip niya na ang kanyang buhay ay isang kasalanan, kaya't iniwan niya ang lahat at pinili ang magdusa kasama ng kanyang mga kapatid at para sa darating na Kristo. Siya ay naimpluwensyahan ng kanyang ina. Nabanggit ko na sa inyo yung ina ni Samuel na si Ana. Kung hindi dahil sa kanyang pananampalataya, ay walang propetang Samuel. Si Timoteo, kung titingnan natin sa 2 Timoteo chapter 1, makikita natin kung gaano kamahal ni Pablo si Timoteo. Kay Timoteo na aking minamahal na anak. Naalala ko na yung tapat na pananampalataya, isang pananampalataya na unang nabuhay kay Loida na iyong lola at kay Eunice na iyong ina. At ngayon, ako'y nakakatiyak ay namamalagi sa iyo. Hindi ibig sabihin nito na ang pananampalataya ay namamana. Ang mga Hudyo ay itinuturing na ang motherhood ay mas mahalaga kaysa sa fatherhood. Yung ama kasi yung nagbibigay ng binhi, ang ina naman yung nag-aalaga. Kaya kung wala silang dalawa, hindi ako mabubuhay. Oo, ang ama ang binhi at ang ina ang lupa. At ang ina ang siyang nagpapalaki sa atin mula sa sinapupunan. Tanging sa sinapupunan lang ba? Ang ina ay dapat mag-alaga at magturo sa bata mula pagkapanganak hanggang sa ang ama naman ay kumita ng pera, habang patuloy na nagtuturo ng salita mula pagkabata. Kaya nga doon sa 2 Timoteo chapter 3, at kung paanong mula sa pagkabata ay iyong nalaman ng banal na kasulatan na makakapagturo sa iyo tungo sa kaligtasan sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Yung ina ni Timoteo ay Hudyo, samantalang yung kanyang ama ay Griego, kaya siya ay isang Hintil. Tinuruan si Timoteo ng kanyang ina ng banal na kasulatan mula pagkabata pa lamang. Itinuro sa kanya yung Biblia. Sino nagturo? Yung kanyang ina. Ang pananampalatayang ito ay naitanim sa kanya. Ang kanyang ina ay natuto naman mula dun sa lola ni Timoteo na si Loida. Dahil ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig. Ano yung dapat nating ipamana sa ating mga anak? Dapat nating ipamana sa kanila ang salita ng Diyos. Upang maipamana ang salita ng Diyos sa mga anak, ang mga magulang ay dapat magkaroon ng kaalaman tungkol sa salita ng Diyos. Kaya, para sa mga magulang na maturuan ang kanilang mga anak ng Biblia sa pamagitan ng pananampalataya, yung mga magulang, sila yung dapat na maunang mag-aral ng Biblia ng mabuti. Magpakita ng mabuting halimbawa ng pag-aaral ng Biblia, magsaulo ng mga verses, manalangin mula sa pagkabata. Malalaman nila ang lahat ng ito. Sa Kawikaan 22 verse 6, sanayin mo ang bata sa daan na dapat nilang laharan. At kapag tumanda na sila, ay hindi nila ito tatalikuran. Kaya nga, di ba? Mayroong isang himnal. Doon sa himnal na yon, sinasabi doon sa himnal na there is a dear and precious book. Though it's worn and faded now. Ibig sabihin nito ay nasira na dahil sa pagkaluma. When I stood at mother's knee, the stories I used to hear is in this book. I love this blessed, precious book. I return home and I cannot forget mother's tears.
Hindi niya makalimutan yung Biblia na kanyang narinig mula sa kanyang ina at ang panalangin ng kanyang ina mula pagkabata. Mayroong kasabihan ng anak na may madasaling ina ay hindi mabibigo. Bakit may kapangyarihan ang panalangin ng ina? Dahil siya ay umiibig. Ang panalangin mula sa pagmamahal, dun sa mapagmahal na puso ay may kapangyarihan. Naniniwala ako na ang mga formal na panalangin ay walang ganitong kapangyarihan. Ang umiibig na may desperadong puso. Upang mapalago ang buhay na ibinigay ng Diyos ayon sa kanyang kalooban, dapat na manalangin ng masigasig at masikap na aralin at taimtim ang salita ng Diyos mula sa kanilang pagkabata. Kaya nga sinasabi doon sa Exodo at sa Deuteronomio na dapat na iukit ang mga salita na natututunan sa inyong puso at pagkatapos ituro sa mga anak habang nakaupo, nakahiga, naglalakad kahit nasaan ka man. Dapat nating itanim yung salita ng Diyos sa ating mga anak. Dapat natin silang turuan habang sila'y bata pa. Kapag sila'y lumaki na, hindi na sila makikinig. Kapag ang kanilang ulo ay lumaki na, sila'y hindi na makikinig sa kanilang mga magulang. Kapag sila'y mga bata pa, kapag sinabi mong pumunta kayo sa church, sasama sila. Makinig ka sa sermon, sasama sila. Bakit ako dapat pumunta sa church? Hindi nila maintindihan. Pero sumusunod sila. Hindi sila titigilan ni Satanas. Kapag sila ay naturuan na mula pagkabata, hindi sila nakinig. Narinig ko ito sa isang sister, isang nanay, na umiiyak at nanghihinayang. Yung kanyang anak ay nasa third year high school. Ang kanyang anak ay pumupunta dati sa church at hindi lumiliban ng linggo. Ngunit sinabi ng kanyang ina, dapat mong paghandaan ang pagkuha ng university entrance exam upang makapasok ka sa magandang university. Hanggat hindi ka pa nakakapag-exam, ay huwag ka munang dumalo sa church. Magtuon ka sa iyong pag-aaral. Mula noon, ang kanyang anak ay hindi na dumalo sa church. Nag-aral ng mabuti at nakapasok sa university na kanyang gusto. Ngunit ang problema ay mula noon ay nagpaalam na siya sa church. Oo, siya ay nakapasa sa universidad, ngunit graduate na sa church. Kahit anong sabihin ay hindi na siya nakikinig. Ngayon, wala nang halaga ang panghihinayang. Kung kayo ay mananalangin sa Diyos at magtitiwala sa Kanya, aalagaan niya ang kanyang mga anak ayon sa kanyang kalooban. Ngunit, bakit ninyo kasi sinusubukan turuan at palakihin ang inyong mga anak ayon sa inyong kalooban? Bakit? Bakit ninyo hinahayaan na lumaki sila ayon sa iyong kalooban? Ngayon, ano ang inyong gagawin? Kapag tayo ay pupunta sa harap ng Diyos, ipapaako niya ang responsibilidad. Ang pagpapalaki ng mga anak ay hindi simpleng problema. Kapag nasa puberty stage sila, hindi nakikinig at nagdudulot ng problema. Ito ay inyong mararanasan. Dapat natin malagpasan ang estado na ito. Hindi natin sila dapat sigawan at sabihan, ayaw ko nang makita ang mukha mo. Naiinis ako sa tuwing nakikita kita. Iisipin nila, ayaw sa akin ang aking ama at ina. At sila ilalayas at sasabihin, mabubuhay ako sa sarili kong paraan at gusto. Kung sila ay ating sinasaway sa pamagitan ng isang kamay, dapat natin silang aliwin sa pamagitan ng kabilang kamay. Kinagamot yung kanilang sugat pagkatapos na paluin. Ngunit, yung ibang mga magulang ay basta na lamang ginagawa yung kanilang gusto. Sa katotohanan, sa tingin ko ay napakahirap na magpalaki ng anak na maayos na paraan.
Kapag sila ay mayroong maling nagagawa, dapat ninyo silang pagalitan. Ngunit kapag mayroon naman silang ginagawang mabuti, dapat ninyo silang purihin. Kilala niyo po ba si Edison? Si Edison ay pinatalsik sa kanyang paaralan noong siya ay grade 1. Alam niyo kung bakit? Kasi nung tanungin siya ng kanyang guro, 1 plus 1, sumagot ng lahat ng 2. Ngunit, tanging si Edison yung nagsabing, hindi, 1 plus 1 ay 1. Kahit anong turo sa kanya, ay patuloy niyang pinipilit na ang sagot ay 1. Anong klaseng bata iyan? Anong mali at sa kanya? Kasi nga, 1 plus 1 is 1. Mayroong depresya sa kanyang utak. Si Edison ay nagbuhos ng tubig. Ginawa niya, nagbuhos siya ng tubig at sinalin nito. At kanyang sinabi, tingnan ninyo, oh, itong tubig na ito, pag sinalin ko, 1 plus 1 ay 1. Hindi ba? Sa uli, pinatawag ng guro ang kanyang ina, ang estudyanteng ito. Pinipilit niya na ang 1 plus 1 ay 1. Paano ko tuturuan ang batang kagaya nito? Hindi ko na po kaya. Pakiusap, iuwi niyo na po siya. Kaya hindi niya na ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa paaralan. Ngunit alam po ba ninyo kung ano ang ginawa ng kanyang ina? Kagaya ng aking narinig, sinabi ng kanyang ina sa kanya, Edison, ikaw ay isang espesyal na tao. Ang mga tao ay hindi maintindihan kung ano ang alam mo. Huwag kang panghinaan ng loob. Ikaw ay magiging dakilang tao. Binigyan siya ng kanyang ina ng lakas ng loob at tanging ngayon lang natin naunawaan na ang kahulugan ng 1 plus 1 ay 1. Ito ay napakahalagang alituntunin sa agham o science. Hindi ko ito maipaliwanag sa siyentipikong paraan. Ngunit ang tanging alam ko ay naunawaan ni Edison nang mas maaga ang hindi maunawaan ng ibang mga tao. At sa kahulihan, naging dakilang siyentipiko siya, hindi ba? Mayroong mga bagay na hindi magaling ang inyong mga anak, ngunit mayroon naman na magaling sila. Kailangan ninyo itong alagaan at palaguin. Kung ang mga magulang ay mayroong nagawang mali sa salita o sa gawa, ang kanilang damdamin ay masasaktan hanggang sa huling araw ng kanilang buhay. Ito ay isang sugat sa puso na hindi magagamot kailanman. At dapat ninyong malaman na maari silang mabigo sa kanilang buong buhay, kaya dapat kayong maging napakaingat sa pagtrato sa kanila. Kaayon sa Kawikaan 27:21, ang lutuan ay sa pilak at ang hurno ay sa ginto at ang tao ay hinahatulan sa pagpupuri nito. Merong nagsasabi, ang papuri ay nagagawang pasayawin kahit ang mga dolphins. Dapat ninyo silang bigyan ng higit na papuri. Sa magagandang bagay, pakiusap, huwag ninyo silang sigawa ng mga bagay na hindi magaganda. At huwag ninyo silang ituring na walang pakinabang. Meron silang magagandang katangian. Meron. Yung ibang dolphins, matalino. Ang iba ay merong magagandang katangian. Dapat ninyong sangayunan ang mabuti. Kapag nakakuha ng mababang marka ang anak mo, sasabihin mo bang, ito lang ang marka mo? Anong ginagawa mo? Hindi mo ba alam na mataas ang nakuhang marka ng anak ng kapitbahay natin? Huwag niyo po silang ikukumpara. Kundi ang sabihin niyo, wow, magaling ang ginawa mo. Mas mataas ito kaysa noon. Mas gagalingan mo pa yan sa susunod. Dapat ninyo silang hikayatin. Yung salitang mas gagaling ka pa sa susunod ay magbibigay sa kanila ng papuri at tapang na maging magaling nga sila bahalang araw. Kaya nga, huwag ninyong ibunsod sa galit ang inyong mga anak kundi akayin ninyo sila sa pagsasanay at pangaral ng Panginoon. Ang pagsasanay sa Panginoon ay nangangahulugang salita ng Diyos at ang pangaral sa Panginoon naman ay patuloy silang hubugin bilang tao na karapat-dapat sa kalooban ng Diyos.
Kung minsan, kailangan natin silang pagalitan dahil sa paggawa nila ng mali at purihin sila sa kanilang ginawang mabuti. Gaya nito, dapat ninyo silang gawing matured at trained. Kung nagtatanim kayo o kung nagtanim kayo ng puno, diniligan at nilagyan ng pataba, ito ay magbubunga. Gayun din, pagkatapos ipanganak ang inyong sanggol, pinalalaki natin sila, tinuturuan at hinahayaang mabunga. Pagkatapos, dapat ninyong ihandog ang mabuting bungang ito sa Panginoon. Yung mga ibon, pagkatapos na mangitlog, nililimliman nila ito, hinihintay na mapisa. Pinapakain ang mga inakay para ito lumaki ng maayos. Nakikita nyo ba ito? Nangingitlog sila at nililimlaman. Kung titingnan natin yung mga penguin dun sa yelo, kapag iniiwan nilang mag-isa ang itlog, yung mga itlog na ito ay mamamatay dahil sa sobrang lamig. Kaya pagkatapos nilang mangitlog, inilalagay nila ito sa ilalim ng kanilang mga paa at inuupuan. Salitan itong ginagawa ng babae at lalaking penguin dahil kung hindi, ito ay magyiyelo. Salitan din silang kumukuha ng pagkain sa dagat para sa kanilang mga anak. Kakain muna sila ito, saka isusuka para ipakain sa kanila. Salitan hanggang sa huli, kahit magutom sila. Nakakita na po ba kayo ng ganito? Ito yung inutos sa kanila ng Diyos na gawin. Meron tayong matututunan mula rito. Ginagawa ito maging ng mga hayop, ang mangitlog at ay nangangahulugan ang maipanganak mula sa laman. At mapisa, ito ay maipanganak na muli. Ang pagkapisa sa itlog, saka ito pinapakain ng salita ng Diyos. Pinapalaki ninyo ba sila sa pamagitan ng pagpapakain lamang? Tinuturuan nyo lang ba sila na mag-aral? Mas mahalaga na paluguin ninyo ang kaluluwa. Yung kaluluwa sa pamagitan ng salita. Pareho ninyo dapat itong gawin. Ang marka ng inyong mga anak sa eskwela, hindi ba kayo masaya kapag nakakakuha ng mataas na grado ang inyong anak? Ikaw ang best sa buong eskwela ninyo. The best! Kahit hindi. Kapag tumataas ang grado ng anak ninyo, syempre, matutuwa kayo. Siya nga pala. Natutuwa ba kayo kapag ang anak ninyo ay natututo ng salita ng Diyos at lumalaki na matapat? Bilang Kristiyano, dapat ay higit at higit pa. Sinasabi ni Apostol Pablo, muli akong nakakaranas ng hirap sa panganganak hanggang si Kristo ay mabuo sa inyo. Para sila maligtas. Siya ay naghihirap at nahirapan sa panganganak at para sila palakihin. Naghihirap siyang muli at nahihirapan sa panganganak. At ito ay magpapatuloy sa ating buong buhay. Sinabi ni Apostol Pablo kay Kristo ay ipinanganak ko kayo sa pamagitan ng Ebanghelyo. Sinabi rin niya na para sa inyo ay muli ako nakakaranas ng hirap sa panganganak hanggang si Kristo ay mabuo sa inyo. Tayo ang nagluwal sa ating mga anak, nagpalaki, nagpakain at nagturo sa kanila para sila ay lumago. Subalit pagkatapos niyon, na para sa inyo ay muli akong nakakaranas ng hirap ng panganganak hanggang si Kristo ay mabuo sa inyo. Anong ibig sabihin nito? Bakit niya ito sinabi? Ibig sabihin, napakahirap talaga. Ang mga anak ay hindi madaling bagay. Isinusugal ng ina maging ang sarili niyang buhay. Ang bata ba ay lumalaki ng kusa? Sapat na ba ang gulang nila para maging independent at iwan ang mga magulang ayon sa kanilang pananampalataya? Ngayon, ano po sa tingin ninyo? Ayos lang ba ito? Na magpag-alagala lamang sila sa mundo? Hindi po. Gaano ninyo ba pinagtutuunan ng pansin ang pananampalataya ng inyong mga anak? Ang paglago ng kanilang pananampalataya? Gaano kayo nagsisikap para dito? Gaano kayo nananalangin sa gayon ay mabuhay sila para sa kalooban ng Diyos?
Iyon ang tanong, hanggang ilang taon lang ba ang katawan na ito? Ang katawan natin ay babalik sa lupa, gaano man ito katanda. Hindi magtatagal ito, sinabi nga doon sa Mateo, sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao kung makamtan niya ang buong sanlibutan, ngunit mawala naman ang kanyang buhay. Ang buhay na nangangahulugan ay ang buhay na walang hanggan. Ayos lang ba sa inyo na ang laman lang natin ang makapamuhay ng maayos? Ang talatang ito ay nakasulat sa lapida ni T.L. Moody. Ang sanlibutan at ang pagnanasa nito ay lumilipas, ngunit ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananatili magpakailanman. Ang taong namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos, sa madaling salita, maging magsasaka o negosyante man ang anak natin, anuman iyon, kung magiging tapat silang Kristiyano at mabubuhay ayon sa kalooban ng Panginoon, ito ang successful life. Makamtan man ng tao ang buong mundo, malibang maipanganak siyang muli, siya ay 100% natalunan. Narinig ko ito sa isang tao kapag magpapalipad di umano tayo ng palaso. Kailangan munang baluktutin ang pana, saka hatakin ang string ng buong lakas, saka matatamaan ang target. Tama ba? Sinasabi na ang magulang, yung magulang yung pana, tapos yung anak naman yung palaso. Kung gusto nating mas malayo ang marating ng palaso, kailangan na mas baluktutin yung pana. Dapat baluktutin hanggang halos mabali na yung pana. Ang baywang ng magulang ay nababaluktot sa pagluwal at pagpapalaki ng kanilang mga anak. Tama po ba? Ibinubuhos nila yung kanilang lakas. Subalit, ang tanong, saan ninyo sinusugo ang inyong mga anak? Ipinapana ninyo ba sila patungo sa Diyos o patungo sa ibang target? Saan? Kung sinusugo natin sila upang mabuhay para sa kalwalhatian ng Diyos, ito ay ang pagtatagumpay. Ang maging mayaman, tanyag, maraming maabot sa mundong ito, yung hindi magtatagal. Ang lahat ng ito ay isang dakot lang ng abo, walang pakinabang. Bilang Kristiyano, mayroon tayong ibang pagpapahalaga sa buhay, ibang layunin sa buhay, ibang pag-asa. Lahat sa atin ay iba. Paano nga naging pareho ang buhay natin sa kanila? Nabubuhay tayo para sa walang hanggan at para sa kalwalhatian ng Diyos. Kung nabubuhay tayo, sa Panginoon tayo nabubuhay. Kung namamatay tayo, mayaman man o mahirap, nabubuhay tayo para sa kalooban ng Panginoon. Tinatawag din ni Jesus ang taong naligtas sa pamagitan ng kanyang kamatayan sa krus na kanyang mga anak. Ang mga anak na ibinigay sa atin ng Diyos pagkatapos natin silang palakihin ng maayos ay dapat natin silang ibalik sa Diyos para sa kalwalhatian ng Diyos. Ngunit kung ang mga anak na pinagsakripisyuhan natin ng husto ay babalik lang sa sanlibutan, anong sasabihin sa kanila ni Jesus? Mabuti pa sana sa taong iyon ang hindi na siya ipinanganak. Ano ang kabuluhan ng buhay niya sa harapan ng Diyos? Bakit pa tayo naparito sa mundo? Kaya dapat na igalang at sundin ng mga anak ang kanilang mga magulang. Ito'y nakakalugod sa Panginoon. At isa pang pinakamahalagang bagay. Ngunit kung ang sino mang babaeng balo ay may mga anak o mga apo, hayaang matutunan muna nila ang kanilang banal na tungkulin sa kanilang sariling sambahayan at gantihan ang kanilang mga magulang sapagkat ito'y kaaya-aya sa paningin ng Diyos. At hindi naman dapat masyadong mataas ang expectation ng magulang sa kanilang mga anak. Pagkatapos silang palakihin ng maayos, dapat natin silang maihandog sa Diyos upang malugod ang Diyos.
Kung gayon, tayo rin ay luluwalhatiin sa harapan ng kaluwalhatian ng Diyos magpakailanman. Manalangin na po tayo. Mahabagin naming Amang Diyos, salamat po sa pagliligtas sa amin sa pamagitan ng mahalagang dugo ng Panginoon at sa paghiwalay sa amin bilang mga banal mula sa sanlibutan at sa pagtulong sa amin na makapamuhay para sa kalooban at kaluwalhatian ng Diyos. Ayon sa iyong kautusan, natutunan namin bilang isang Kristiyano kung paano dapat sundin at igalang ang aming mga magulang at bilang mga magulang kung paano naman namin dapat palakihin ang aming mga anak sa gayoy makalakad sila ayon sa kalooban at kaluwalhatian ng Diyos. Tulungan mo po kami na masunod ang kalooban ng Diyos sa aming mga magulang at bigyan kami ng pusong magalang at masunurin sa gayon ay malugod namin ang Diyos bilang isang Kristiyano. At gabayan mo po ang mga magulang sa pagpapalaki sa kanilang mga anak upang mapalaki nila sila sa pag-ibig at salita ng Diyos at makapamuhay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Pagpalain mo rin po ang pamilya ng mga kapatid, gabayan at tulungan sila upang lahat kami ay makalakad para sa kaluwalhatian ng Diyos. Idinadalangin namin ito sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesukristo na namatay doon sa krus dahil sa aming mga kasalanan. Amen.